So welcome, girls. Okay na. So there, the energy talaga pagdating sa isang rookie. Pero bago yan, mag-roll call muna tayo of what high school you came from and just a short reason why you chose UP. So I'm Jewel Encarnacion. I'm from De La Salle Santiago Zobel. And ang reason po kung bakit po ako nag-UP is, first of all, ACADS. I want to be a doctor someday, and I know that ACADS in UP is really great. Yeah, and why not UP? Yes. Yuri. Hello, I'm Eureka S. Lapor from First City Providential College, and I chose UP. Siguro it's a blessing then. Napili ako ng UP and pinili ko din ang UP. Wow, topilaan na talaga. Choose people who choose you. Oh, okay, starting strong. Sige, Steph. So I'm Stephanie Bustrillo from Medellin National High School of Cebu, and I choose UP because I know the school is a great, great school. Thank you. Yes. Oh. Pang Miss Universe po, ang sagot ni Steph. Na-feel niyo ba yun? Bea! Hi, I'm Bea Bonafé from De La Salle Santiago Zobel School. I chose UP because of academics and because the volleyball program is so good. And syempre, idol ko yung mga seniors. Yes! Ito, nagpapasip-sip na. Nagsistart na dito. Sige, mamaya we're gonna ask yung idols mo, Bea. Jenny? Hello everyone, I'm Jenny Padilla. I'm from Bacolod Taitung High School. I chose UP because of academics, and I want to play volleyball in UP, and I love UP. Aww. Okay, and last but not the least. Hi, I'm Ethan Arce, and I'm from Hope Christian High School. And I chose UP because of the academics and yung sistema nila sa volleyball. Now, sinabi niyo nga na talagang you wanted to play for UP. Pero what was it about the UP volleyball program na talagang gusto niyo maglaro para i-represent yung Universidad ng Pilipinas? Ayun, gusto ko po talaga yung program ng team namin ngayon. Gusto ko po talaga yung pagtsatsaga ng coaches na ituro sa amin yung basic. As in yung talaga nagtsatsaga sa amin si coach. Kung magkamali kami, hindi niya po kami parang paulit-ulit niya lang po sinasabihan. And syempre kami po in our part, ginagawa po namin yung best namin para maayos din po namin yun. Kasi muscle memory din naman po yung iba dun. And also yung disiplina and yung respetong binibuild namin sa team namin. Wow, pero yun nga, kanina, Bay and Jenny, you mentioned that excited kayo makalaro ang mga seniors from the team. Sino-sino yon? Sige, ikaw muna, tapos ikaw sino, Jenny. Wala po akong mapili kasi each of them are very parang flexible. So, all of the seniors have their strengths and I would like to play with them in the future years then. Jenny, ikaw, are you courageous enough to choose at least just two of your seniors? Kasi ako, syempre, libero. Yeah. I choose Ate Dorog and Ate Rem. Kasi, as in, sobrang galing nila. And pag nakita ko silang maglaro, parang lumelevel up yung performance ko. Pero these two lovely ladies also here, I wanted to ask, ano yung mga, paano naman yung naging welcome ng mga ate sa inyo sa team? Grabe yung pag-welcome nila sa amin, sa kaming mga rookies. Kasi parang, syempre, may mga first impressions naman tayo. Hindi naman mawawala yun. Kaya, yung impression na yun, it kaibahan pala dun sa na-expect namin. Sige, pag-usapan natin yung mga first impressions. Ayan, who was the scariest senior? First impressions. Senyora. Senyora. Si Ate Marius Layug. And for me, si Kaloy. So, paano yun? Sige, kwento nyo sa amin the first time that you met sila Layug and sila Kaloy. What happened? Bakit kayo natakot? Kasi siguro sa figure din ng face nila. Kasi sobrang maangas, ganun. Tapos hindi masyadong nagsasmile, ganun. Pero pag naging close kayo, sobrang bait nila. Okay, ito naman. Sino yung, for the first impression, pinakamabait? Ate Rosie. Ate Rosie. Wow, hindi pa natatapos si Rosie talaga. Pero ito, pinakamabait, tapos biglang super strict.
si Ate Just Dorog. Oh, ang bibilis, ha? Ang bilis. Hindi, ako yun. Bakit? Ikwento mo yun. Ikwento niyo yun. Hindi kasi, ano siya, the way kasi siya magsalita. Alam mo yung gentle, ganun. Pero pag once na it's all about the training or it's all about the discipline, iba siya. Iba yung leadership. There's lots of things to look forward to aside from playing for the UP team, but you're also gonna be playing sa senior level. UAAP is a whole new level. It's a different stage. And finally, you've made it and you're playing for UP of all schools. May pressure ba? Syempre, sa una talaga, may pressure kang mararamdaman. Pero habang tumatagal yun, dapat ma-overcome mo siya. And yes, dapat lagi lang 100% yung ilalabas mo sa games. And yun lang, consistency, tas laban lang ng laban. Yes, okay. And di pa tapos. Ano yung mabibigay nyo sa teams nyo, sa seniors? Because I'm pretty sure gusto nyo mag-finals eh. Palaban po. Palaban. Yeah, yes. Concrete. Wow. Walang makakabasag. Ito na naman tayo sa mga promises that you made. Palaban, walang makakabasag. Sige pa, tuloy-tuloy pa. Ano pa? Kami po yung hardworking po. Batch po namin, napaka-hardworking po kami kasi gusto namin tulungan yung buong team para po iangat yung level namin at patunayan po kung anong meron talaga kami. And there you have it, the rookies from the UP Lady Maroons. And before we wrap this up, of course, hindi natin makakalimutan, kailangan naman, would you mind asking the audience, the fans, the whole UP community to support you guys this season 82? Let's go, Ethan! Oh, si Ethan daw. Actually, nire-request po ng mga seniors na si Ethan yung mag-encourage sa ating mga viewers and fans. Kaya Ethan, kailangan natin pagbigyan ang mga seniors mo. Dahil yun na nga, yun na yung wish nila eh. So Ethan, take it away. So hi guys, please watch our upcoming games. This is UAAP Season 82 and UP Fight! Yes! And there you have it! Thank you so much, ladies. I'm excited to see you play. And that's it for another episode of The Score. We'll see you again on the next one. Bye!